Nagbabala isang grupo tungkol sa posibleng taas presyo sa delatang isda. Kasunod yan ng pagsuspende ng Agriculture Department sa pagbibigay ng import clearance para sa ilang uri ng isda. Saksi si Tina Panganiban Perez. Posibleng tumaas ang presyo ng isang uri ng delatang isda, ang canned mackerel. Babalayan ng isang opisyal ng Canned Sardines Association of the Philippines. Mababawasan daw kasi ang supply ng mackerel kasunod ng pagsususpindi ng Department of Agriculture sa pagbibigay ng clearance para sa pag-aangkat nito. Kasama rin sa utos ang galunggong at bonito. Ang taas ang presyo, meron pa ba ba ang supply? Walang mawawalan local mackerel, ang galunggong meron, bonito, tatunan naman yun eh. Sang-ayon naman daw silang mahinto ang illegal na pagpupuslit ng imported na isda sa mga palengke, pero hindi raw sila nakonsulta sa naging hakbang ng DA. Medyo nabigla lang siguro ang industriya na biglang nahinto na walang usapan muna sa industriya between government and industry so that we could find ways and means on how to control it from going into the public market. Sabi naman ng DA, makakaangkat pa rin naman ang mackerel, pero may kondisyon. I do not believe yung sinasabi nila. Basically, ang nakalagay doon sa aking Department of Municipal Order, kung hindi naman sila mawawala ng kanilang canned mackerel eh. Ang nakalagay doon sa mga canned, for the canners, they can still import the same amount of canned mackerel. Pero may babasihan na yung VAT sales nila. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na minamonitor nito ang sitwasyon para masigurong hindi maapektuhan ang mga mamimili. Merong kaming ina-expect na meeting na i-convene yung National Price Coordination Council. If there are any specific issues related to pricing, pag-uusapan yan nandyan for sure. Ang end goal natin ay ma-present kung paano natin i-stabilize ang presyo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.